Hui, it's Louisity again. So for this video, I'm just going to talk about my reading journey. But what's different this time is that I'm going to talk about my reading journey in my mother slash native tongue. So you guys know that I'm from the Philippines and my native language is Filipino, well, also Tagalog, but I consider Filipino more because it's the more standardized one in the Philippines, heavily influenced by Tagalog. So for this video, I would be speaking in Filipino, Tagalog, Taglish, you name it. I was inspired by Annie from Annie the BookTuber. She created like a video talking about her reading journey in Hiligaynon, which is a different language in the Philippines, somewhere in the central area, in the Visayas group of islands. I think it's in Iloilo. Anyway, you guys can just comment down below about it. So, ano pa hinihintay natin? Simulan na natin. So, nagsimula ako magbasa nung yung talagang para malibang nung walong taong gulang pa ako. Kasi tuwing nagkakaroon kami ng mga pagsusulit, mga quarterly na pagsusulit, yung tipong pagkatapos mong tapusin yung pagsusulit, pwede kang magdala ng libro o di kaya coloring book. Eh, wala na kasi ako mga coloring books noon. Kaya, nag-desisyon ako na magdala na lang ako ng libro. Tapos yung unang libro na dinala ko sa paaralan, yung tipong, yun nga, pagkatapos sa pagsulit, para lang malibang ako, eh yung Berenstein Bear Scouts. Hindi pa nga siya yung tipong, yung pinakaunang libro. Basta kung ano man yung meron kami noon, hindi ko na nga alam kung nasa na yung mga Berenstein Bear Scouts namin mga aklat eh. Ayun nga, di, yun, doon ako na humaling o na naka, kaya doon ako nagsimula na makahiligan magbasa. Tapos makalipas ng isang taon nung nasa ikatlong baitang ako, nahiligan kong magbasa ng Harry Potter. Ayun. Bale, ayun, ganun din pagkatapos ng pagsusulit, pagbabasa ako ng Harry Potter. Hindi pa ako ganun ka yung consistent. Hindi ako tuloy-tuloy na nagbabasa nun. Madalas binabasa ko lang siya tuwing may pagsusulit kami na pang quarterly. Ayun. Tapos ano ba? Nung lumalaki ako, mahilig akong magbasa pero hindi ganun kahiligan. Tapos yung tipong magbabasa lang ako ng libro pag kinakailangan sa paaralan. Harry Potter lang talaga yung binabasa ko noon para sa libangan. Nung nag-high school ako, medyo lumawak-lawak naman yung hilig ko sa pagbabasa. Nagsimula akong magbasa ng Narnia. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya tapos. May isa pa akong aklat na hindi pa nababasa. Ayun. Tapos, nung kolehiyo ako, nung magpapangalawang taon, nakita ko yung isang kaibigan. Nag-usap lang sila tungkol sa mga libro, ano bang pwedeng basahin. Tapos, yun nga, nakita ko nag-recommenda yung kaibigan ko ng Nicholas Sparks at si Paulo Coelho. So, ayun, parang sabi ko, bakasyon naman. Kaya, pagkatapos ko tapusin yung Twilight, na alam niyo namang hindi ko talaga gusto yung librong yun. Nagtanong ako sa mga kaibigan ko ano yung pwede kong basahin, bilhin. Tapos, nung nasa pangalawang taon na ako ng kolehiyo, yun, nagsimula na akong manghiram ng mga libro sa silidaklatan namin. Bumili na rin din ako ng mga ilang libro. Ginagawa ko siyang premyo tuwing meron kaming maiksing pagsusulit o quiz. Tapos, ayun na, nagtuloy-tuloy na akala ko nung una,
magiging pangbakasyon ng libangan lang siya. Kumbaga sa English, it's just like a vacation thing. Asensya na, nag-English ako. Pero yun, akala ko ganun lang. Pero talagang nakahiligan ko na lang siya. Yung tipong libangan ko na lang siya. Yung gustong-gusto ko yung nagbubuklat ka ng aklat tapos yung naamoy mo yung papel, lalo na kung bagong-bago. Tapos yung pag, ano, yung pag flip mo ng mga pahina. Yung pagbabasa ng mga bawat salita, bawat titik. Talagang yun yung masayang bahagi ng pagbabasa eh. Kaya, ayun, naging bahagi na talaga siya. Kasi yung nanay ko rin naman eh, mahilig din siya magbasa ng mga edad, nung kaedad ko siya. Ayun, mahilig din siya magbasa, siguro naman ako na rin sa kanya. At, ayun nga, mahilig naman ako magbasa ng bata pa at mas lalong nakahiligan ko siya habang tumatanda. Ayun. Ano pa masasabi ko? Tapos maraming salamat din sa BookTube at sa mga nakilala kong aklatubers. Maraming salamat. At dahil dito sa platformang ito, ngayon, dahil ng internet, Facebook, Twitter, Instagram, ang dami mo nang madali ka nang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga kung anong aklat ang nais mong basahin. At salamat ng marami, BookTube, sa pagiging platforma para paunlarin ang pagbabasa sa pagtalakay sa iba't ibang mga libro. At sabi ko nga eh, dapat gawin nating mission yun. Dapat yun ang ating layunin. Sana may mga natutunan kayong mga salita sa wikang Filipino. Tsaka sana mas nakilala niyo pa ako bilang isang mambabasa. Kaya kung nagustuhan niyo itong video ito, bigyan niyo ng thumbs up. At also, i-click nyo na yung subscribe button at saka yung bell icon dyan sa bandang baba para maging updated kayo sa aking mga videos. At maraming salamat sa inyong panonood at huwag nyong kalimutan, unleash the reader in you. Paalam!